Ano, may tunay na strawberries. Sarap. Solid to. May itinuro sa akin na local spot sa May Palma Street. Medyo malupit tong isa na to. Bonus to. Pigar-pigar at sinanglaw. Medyo umulan pa naman ngayon sa Baguio. Sa Session Road naman, meron akong binalikan. Isang bake shop na matagal ko nang hindi natitikman, kaya tinikman ko ulit. Pati local cuisine ng Cordillera, tinikman ko yan sa Farmer's Daughter. Masarap lahat, ano? Sobrang bango. Nagsimula sa patikim-tikim. Biyahing Baguio, masaya to. Malamig. Iba ang simoy ng hangin dito. At titikim ako ng kakaiba yung wala sa syudad, wala sa Maynila. Gusto ko yung lutong Cordillera. Medyo may kasikatan na yung pupuntahan ko, kaya weekday ako pumunta. Parati atang may crowd dito eh. Ito yung Farmer's Daughter. Located siya sa Longlong Benguet Road. Katabing-katabi lang ng Tamawan Village. Sulit na sulit talaga pumunta dito kasi tuhog mo na lahat. Malalaman mo na yung history ng Cordillera, mai-experience mo yung art, at malalasahan mo yung cuisine ng Cordillera. Magkatabi lang eh. Game, silipin na nga natin kung ano meron. Nagpunta talaga ako dito kasi gusto kong magulat yung panlasa ko. Naghahanap ako ng adventure na iba. Pangalan pa lang ng mga dishes nila, medyo interesting na talaga. Simulan ko na sa sabaw. Ito yung version nila ng nilagang baboy. Ang lasa nito, medyo malalim yung alat. Tapos ang itsura ng sabaw, hindi talaga siya clear. So, meron siyang malalim na lasa. Merong konting smoke. At yung karne nila, mukhang ano eh, from katayan to table lang dating. Rustic, kasama sa apil. Hindi lambutan ng labanan dito. Malasa siya, at alam mong hindi frozen yung baboy. So, yun ang laban. Medyo urig na urig nga, authentic kumbaga. Next, nasusubukan yung smoked longganisa. Ano kaya ito? Tikman naman natin ito, sausage. Maganda. Crispy yung labas eh. Tapos maganda yung suka. Parang gawa siya sa, alam yung dilaw na sili. Hindi ako expert, pero papakita ko kung ano klase yung sili. Iba yung lasa nun sa native na chili natin. Wow, sarap. Okay, hindi to garlic ng ganisa. May tamis. Pero bagay na bagay sa suka. Tikman ko na yung longganisa. Hindi pati matapak. Mmm. Okay, mas more tamis siya kaysa sa garlic. Okay dun. Okay, kasi wala siyang kalasa. May identity siya. Tikman nyo to. Ito naman yung kinuday na baboy. Kinuday. Siguro iniyaw yun. O smoke. Smoke ba kinuday, no? Dahon eh. Saka, ito ata yung main event dito eh. Magpupunta kayo dito sa Farmer's Daughter. Huwag niya imimiss yung kinuday na baboy. Tikma ko muna. Kaboom! Sarap. Para siyang tinapa eh. Tinapang baboy. Tinapa nga siya. Smoke. Pero tinapa in the sense na kalasa niya yung tinapang isda.
sarap ng lasa ng smoke. Grabe. Yung Pinoy na smoke. Yun yan, yung pinaka. Lagay mo doon sa baboy. Grabe to ah. Ito na siguro ang dahilan kung bakit ako babalik sa lugar na to. Kinuday smoked meat na baboy. At lalo pa tong sumarap kasi may konting gisa pa yung pagkakaluto nito. Nagkaroon pa ng konting sunog sa mga kanto-kanto ng baboy. Yung pagkakapausok dito, hindi ko rin alam kung anong proseso pero napakasarap. Nakita ko nga yung mga smoker nila sa paligid eh. Grabe yung lasa nyo. Pamatay. Gusto mong kumuha ng kumuha pa? Ito, curious ako dito. Pinuni. Yung, actually, yung version nito ng Korea. Alala ko, wala rin masyadong lasa ata yan. Pero, sasawsaw mo sa asin. Tapos dun mo may enjoy. Tingnan natin yung pinuni. Wala muna sawsaw. Kulang. Yung pala yun. Parang dinuguan na tinuyo. Alam mo yun, tinanggal yung inigan. Nabuo yung blood. Meron siyang konting smoke flavor. Yung alam ko siyang gagaling. Pero, depende daw kung anong trip mo. Pwedeng toyo man si suka. Tay ko with suka. Bagay ito sa kanin, may konting toyo. Tungkol ka. Parang ang consistency parang kumain ng atay. Yung atay ng manok. Gets mo? Parang magiging mafia. Flavor, walang strong, walang, hindi ka naman ma-off. Mas mag-a-adjust ka dun sa texture. Masarap siya sa kanin. Actually, bagay siya dito sa ano, sa baw. Yung nilagang baboy. Masarap ng kanin. Kala ka nagdidinugaan na nabuo talaga yung dugo. Yung pala yun. Lihiti mong blood sausage pala yun. Grabe, at nag-grow talaga sa akin yung lasa nito. Talagang nagustuhan ko to kami ni Mrs. Masarap to. Pwede nga siyang pamulutan o pang ulam o pang sabay sa karne. Ang hula ko lang ha, baka merong pandan yung dugo nito dahil malasa eh, meron siyang extra kick pa ng lasa. Hula ko lang yun. Pero ang sigurado may kanin to sa gitna. Okay, mas okay to dun sa Korean version. Ito, sungo gisado. Parang pig snout na gisado. Medyo hardcore to kasi kaya pala may mga ngipin-ngipin na nakasabit dun. Ito pala yung hinahanda. Ayan, may ngipin pa, may cavities pa nga, may itim-itim. Pero ginisa naman eh, siguro namatay na yung bacteria nito. Okay, pig snout. Okay ito, textures to. Ito ko rin. Okay. Alam mo yun, para rin yung ano, nabibiling balat-balat ng baboy o pag nag-iisaw ka. Malapit dun sa adventure na bumili ka ng tenga ng baboy sa iyaw. Doon hindi ito inilaw. Gisado lang siya. So naglalaro nga yung saya nung taba at laman. Yun yung nagpapasarap sa kanya yun. Ginisang taba at laman. Sorry. Butter yung pati pag kumakalat nila. Konti lang kakainin. Masarap. Close to fatty adobo yung joy ng pagkain na to. Yung matabang adobo, malapit dito yung saya.
Para sa final order, meron nga pala silang mix-mix. Halo-halo, nandun na lahat ng mga pinag-o-order ko. Meron lang dagdag kasi merong internal organs ng baboy, laman loob. Okay din tong order na to dahil nandun na lahat eh. Pero para sa akin na na-inlove dun sa pinunig at saka yung mga iba pang smoked meat, bitinto. Ako lang yun. Okay ba ang overall experience ko sa Farmer's Daughter? Sa akin, okay na okay. Isa akong taong mahilig sa kakaiba at natuwa yung panlasa ko dito. Hindi ko lang alam kung para sa lahat ito. Kung mahilig ka sa kakaiba, para sa iyo to. Next time, o-orderin ko yung pinikpikan at saka dinakdakan. Lumipat naman tayo ng Session Road. Kasama ko yung kaibigan kong si Kon, taga Baguio siya, at siya yung nagturo at unang nagpakilala ng susunod na pupuntahan natin. Yan na nga, tea house siya at saka bake shop at the same time. Sa menu nila, kita mo na marami silang mga chicken, yung mga fish. Marami makakain dito pero nakasabay namin ang dami nagme-merienda. At ang mga ino-order at tine-take out nila ay pansit, parang sikat dito. Pero ako, cake yung nakilala ko dito eh. Yun ang pinakilala ni Kon. Yung mga cake na nasa tub na yan. Okay, nabalikan ko rin. 15 years ago, inintroduce sa amin to ni Kon. Tea house na chocolate cake na nasa tub. Meron ding malaking version pero yung tub perfect sa for sharing or pang-uwi. Ito yung Chonas Delight. Dito yan sa Session Road. So insider yung ano natin. Agad dito nagturo. Balikan ko lang yung lasa. Tagal ko hindi natikman. Layer siya ng icy chocolate. Parang may custard na cream sa gitna. So, kukuhanin mo siya ng isang buong gano'n para makuha mong gambo. Ngayon kayo ma'am, walang po kayo. Kailan ba dito na lang? Sarap pa rin. Rich and creamy. Hindi naman siya yung super talaga na ano siya eh. Ang sarap lang nung alam mo yung pambatang chocolate na matamis na may white cream na gano'n. Important sa ang sarap. At may bago. Kasi ito pala hindi ko binibili. No, okay pa rin ito pa sa lubong. Pero susubukan ko ngayon nung... Ewan ko ba't di ko sinubukan dati ito, strawberry. Fresh strawberries. Okay. Okay. Parang okay ito. Bango ng pagka-strawberry. Wow. Sorry kung mas okay ah, dado. Ang sinap nito. Bakit na ba ito? Yun na. It's official. Dagdag kaalaman para sa ating lahat. Tingnan nyo naman yung itsura niyan. Mabango-mabango yan sa actual. So, meron dagdag na pasalubong at saka kakainin tuwing nasa Baguio. Tub cakes kung tawagin. Very convenient. Pero napansin kami ng katabi namin at hindi niya natiis, itinuro niya kung paano to binubuksan. Mali nga naman yung proseso namin. Ang nagturo lang naman kung paano tamang pagbubukas nito ay yung mismong gumawa ng cake na to, si Miss Chona. Oh. Ikot mo ito oh. Ah, parang buo pa yung ano, yung ibabaw, oo. Next time, yun na nga ako gagawin namin.
Ayun, ganun pala magbukas ng tub cakes. Tsaka alam nyo na kung saan kukuha nito. Tsak na tsak gagabihin ka pag nasa Baguio. At merong tinuro na naman na local spot si Con na pinupuntahan nila pag madaling araw, kasi parang 24 hours ata ito bukas eh. Ito yung local pigar-pigar spot nila. Check natin, ito yung Edsel Canteen. Eto na, nabalikan ko yung pigar-pigar. Dito ko ito una natikman sa Baguio. Yun, no? Daming customer dito. Good recommendation ng kaibigan namin si Con. Iba yung spot ko dati, tsaka sobrang tagal na nun. Yes. Beefy goodness. Stop. Thin slices ng kara beef at yung Baguio cabbage, panalo talaga. Effectively, parang ano na eh. Parang ka nagbistig eh, nakahiwalay lang ang kalamansi toyo. Sarap. Tsaka mura dito to. Ito yung parang tapsilog nila dito. Sarap. Grabe tong pigar-pigar. Sobrang sarap. Okay din na nasunog-sunog pa yung konting juice ng beef eh. Sobrang sarap lang kumain ng parang tapsilog na may gulay. Ganun. Crunchy vegetables. Tapos sa seasoning plate, nandun yung juice ng beef. Parang nag-caramelize. Nandun yung concentration ng lasa. Ang sarap. Metos pa yung parang nabuong sabaw. Grabehan lang talaga. Sinanglaw. Wow. Bonus to. Pigar-pigar at sinanglaw. Medyo umulan pa naman ngayon sa Baguio. Sarap humigop na sabaw. Wow. At saka yung presentation niya. Parang Korean. Alam mo yung sizzling bowl yung dating. Pag umorder ka nung kimchi soup, sa ganitong bowl. Sarap. Maasim-asim yung sinanglaw. Laman loob ng baka and some bits of karne rin. Kompletong-kompleto eh. Ang saya na sinanglaw. Iba-ibang experience eh. Paminsan karne, paminsan laman loob. Tapos may asim. Sarap. Grabe. Ay, ang sarap naman ng ano nila dito. Before gimmick o after gimmick na puntaan. Sarap. Hindi ako magsasawa dito.